So ang expected ko doon is ha-harvest lang ako ng 120, pero umabot siya ng 142 sacks. Kumusta mga katipid? Tulad ng nakikita nyo sa thumbnail ko, paano ba paramihin ang laman ng mani? So ngayon, ituturo ko yung aking kaunting kaalaman, kaunting diskarte, kung paano dumami yung laman ng mani ko. So ang expected ko doon is, ha-harvest lang ako ng 120, pero umabot siya ng 142 sacks. So ganito guys, huwag na nating patagalin. Ang ginawa ko kasi guys, nung bago siya mag-start, siguro mga nung may nakikita-kita pa lang na paisa-isang bulaklak yung mani, ang ginawang diskarte doon guys is kumuha ng alam mo yung drum, yung malapad, yung lata na drum. Or pwede nyo rin gamitin yung ginagamit sa palayan na tinatawag nilang pagulong. Yung pinapagulong sa palayan sa kapag nag land preparation para maging flat yung putik sa palayan, yung pagulong na tinatawag nila, yung kahoy, nilalagyan dito ng yung iba pako dito, tapos lalagyan ng tali, tapos papahila sa kalabaw, ganun. Yun, pwede nyo gamitin yung ganun. Pero sa akin, ang ginamit dun is drum na lata, yung malaking drum. Nung nag-umpisang mamulaklak, o may paisa-isa pa lang na bulaklak yung mani, is ang ginawa, pinagulungan ng drum. Bakit pinagulungan ng drum? Magtataka kayo bakit pagugulungan, eh napakaganda nga ng tubo ng mani, tapos pagugulungan mo pa. Ganito yun guys. Kaya pagugulungan kasi para tumumba yung mani. Ang mani kasi kapag nakatayo siya, ang nangyayari, yung peg niya na tinatawag, yung tube structure, like na parang ugat niya, na yun yung nagiging yun yung nagiging laman pag na-fertilize na. Yung pag successful yung fertilization ng bulaklak, nagkakaroon siya ng peg na tumutusok sa lupa, yun yung nagiging laman ng mani. Ngayon, pag nakatumba yung katawan ng mani, ang mangyayari, kapag yung peg na tumubo dun sa pinakang taas nung vine o nung yung katawan ng mani at nakadapa yung mani mo, tutusok pa siya sa lupa. So ang magiging resulta, magiging laman pa siya, magiging mani pa siya. Kaya yun ang purpose kung bakit pinagugulungan ng drum or kahit ng pagulong. Huwag lang gagamitan ng kalabaw kasi siyempre masisira yung tanim mo kasi matalas yung paa ng kalabaw eh. Pagugulungan lang, hihilahin lang ganun para lang dumapa yung mani mo. Kasi kapag ang mani, overcrowded yung pagkakatanim mo, ang tendency niyan, nakatayo lang siya. Hindi siya, ang mani kasi, nasa instinct niya na talagang tutumba siya. Pero kapag hindi mo siya tinulungan at overcrowded yung pagkakatanim, hindi siya tutumba. So kailangan gamitan mo ng mechanism para tumumba siya. Pag nagkaroon siya ng peg o yung tube structure niya na tumutusok sa lupa, yun na yung nagiging mani. So doon mag-i-increase ang ani mo. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video ko. Kahit wala akong present na video kasi limited kasi yung nakukuha kong video dun sa aking farm sa Pilipinas kasi nga kulang sa tao. Ang pinagbibideo ko lang dun, mga bata. So hindi nakukuha na ng video yung ganun. Kaya yun, in-explain ko lang sa inyo guys. So sana may natutunan kayo. Maraming salamat at huwag nyo sanang kalilimutang mag-subscribe sa akin channel.
At pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga videos. So, yun lang guys. Maraming salamat.